deciles of a group data. Again, for example, we're asked to determine the decile of a group data. So again, same yung mga procedures na gagamitin natin, same sa percentiles and quartile. So we need to accomplish our table muna. So again, kung gusto natin lagyan ng values for the X sub LB or the lower class boundary, so pwedeng-pwede para maiwasan natin yung mga errors. Okay, so create lang tayo ng another part sa ating graph or another column. Okay, para mailagay natin lahat ng values na meron tayo. So yung X sub LB, ang technique dito is to simply subtract 0.5 sa ating smaller limit. Okay? Kaya kapag ginawa natin yun sa ating solution, so meron tayong values na 99.5, 105.5, and then the rest will follow. So yun yung first step natin. So ang next step naman natin is the value of our cumulative frequency. So ang cumulative frequency, again, ang technique nandun is to determine, okay, yung value sa ating limit sa pinakababa, tapos yung frequency niya, dun tayo magsisimula. So dito ang pinakasimula natin ay yung value ng 9. Okay? And then i-add lang natin siya sa mga susunod pa nating mga frequency. So again, let's use the variable CF to denote cumulative frequency. So sa ating limits, ang pinakamababang numbers dito ay 100 up to 105. So yung limit na yon, yung frequency niya, yun yung mag-serve as our first value. So copy mo lang siya. So that is the value of 9, and then i-add mo siya sa mga susunod pang mga frequencies natin. So, we have 9 plus 7, that is 16. 16 plus 8, that is 24. 24 plus 9, that is 33. 33 plus 7, that is 40. And then 40 plus 10, that is equals to 50. Now, kung gusto mo nga i-double check yung value ng iyong cumulative frequencies, kung tama ba siya or mali, or may error ka man, so, ang gagawin mo lang is yung last cumulative frequency, i-equate mo lang siya sa total number of observations natin. So, kapag equal siya sa value of n natin, automatically, lahat ng cumulative frequencies mo ay tama. Okay? So, yun isa sa mga dapat natin tandaan. Now, for example, we're asked to find, okay, kunwari, pinapahanap sa atin yung value ng 6th decile. Okay? Or the value of d sub 6. So, gagawin natin again, after natin ma-accomplish yung ating table, so let's write our formula. So, again, our formula for d sub k or the decile of a group data, so we will use the same formula, same sa concept ng median, so that is equals to x sub lb, okay, plus the value of I times n times k divided by 10. So this time, i-divide mo lang siya kay 10 kasi under lang tayo kay decile. So decile divides the data into 10 equal parts. Tapos, isusubtract mo lang siya kay cf sub b or cumulative frequency before your decile class. Okay, and then di-divide mo to sa frequency of our decile class. Since na-mention na yung decile class, your next step is to determine kung sino si decile class natin. So again, gagamitin natin yung portion na to ng ating formula para malaman natin kung saan nakalocate yung ating decile. So since meron tayong 6th decile, so that is d sub 6 is equals to n times k divided by 10. So the value of n is 50, and then the value of k is 6, and then divide natin siya kay 10. Okay? So, 50 times 6 divided by 10, so that is equals to 30. So, kapag ang answer ay 30, ang next step natin is to identify or double check our cumulative frequencies, and then tingnan natin kung sino yung pinakamalapit na value sa kanya or sino yung nag-under lang sa value of 30. So, obviously, ang value na yun ay yung value of 33. Okay? So, under lang niya si value of 30. That means, lahat ng values na meron dito sa part ng 33 ay magsaserve as our decile class. Okay? So, yung limit na yan yung ating gagamitin. Now, since na-determine na natin yung ating decile class, so, ang next step natin, optional lang to, is to list down your given para hindi tayo mawala sa ating solution. Again, later, pag dinouble check natin, dapat yung final answer natin ay nasa limit lang ng 118 up to 123. Now, the value of our x sub lb or the lower class boundary according to our given table, that is 117.5. Okay, titingnan lang tayo sa part na to. So, ang naka-highlight ay 117.5. So, we have 117.5. And the next is yung value ng ating cumulative frequency before our decile class. Since ang decile class natin ay 33, obviously, yung value before 33 is the value of 24. Okay? So, copy lang natin yung value of 24. And then next is our frequency or letter F ng ating percentile or decile class. So ang decile class natin ay ito. So ang ating frequency ay yung value of 9. Okay? So copy mo lang yung value of 9. And then yung last, syempre yung value of I or the interval. So according sa ating previous discussion, ang I natin or interval sa problema to is
the value of 6. So, may 6 numbers tayo sa ating class limits. Okay? So, after natin ma-accomplish yung ating mismong pinaka-given values, yung next step natin is to substitute this set of values sa ating mismong formula. Okay? That means, the value of this sub 6 is equals to, okay, so ang value natin is x sub lb plus I. Okay, so ang x sub lb natin ay, according sa ating given, that is 117.5 plus the value of I is equal to 6 times n times k divided by 10. So according to our previous solution, n times k divided by 10, that is equals to 30. So lagay mo lang yung value of 30 sa ating mismo solution. So we have 30 minus the value of the cumulative frequency before, which is the value of 24. And then divide mo lang siya kay frequency, which is equals to 9. Okay? So ang next step natin is to simplify this one. So would use your calculator, or if you want to solve this one ng mano-mano, mas maganda. So again, subtract mo na natin 30 minus 24, that is 6 divided by 9. That is a fraction, okay? And then times natin yung sagot sa 6. And then next is to add the value, okay, 117.5. So the value, okay, of this sub 6 or the 6th decile of our group data, that is equals to 121.5. So that is our final answer. Thank you so much and God bless.